Hello guys! Welcome to my channel. Today ay magkakaroon po ako ng tutorial kung paano i-connect ang BH sound card sa Behringer Euphoria UMC204HD. Kasi po itong Behringer ay ginagamit ng mga musician, pang-record ng vocals, pang-record ng gitara, ng bass, ng keyboards, at ng drums. So, ituturo ko sa inyo kung paano i-connect sa Behringer ang BH sound card. At pwede rin kayong mag-karaoke gamit ang BH sound card. Okay? Let's go! So guys, ang kailangan natin ay stereo jack, TRS, at 1/4 na adapter jack para dun sa stereo jack na i-connect natin. Okay guys, i-connect natin itong 1/4 TRS na jack dito sa stereo na TRS din. Connect natin ng ganyan. Ayan. Okay guys, ito yung BH sound card. So, itong TRS stereo jack ay dito natin i-connect sa may headphone. Okay? Connect natin yan. Ang ganyan lang, kasimple. Okay? Ito po yung Behringer Euphoria UMC 204HD. So pwede rin nyo rito i-connect, i-input nyo rito sa dalawang input na to, pwede rin, pero mas maganda dito mo nyo i-input dito sa insert. Yan, insert 1, insert 2. So dyan natin siya i-input. Kahit saan dyan pwede. So, input natin dito sa pangalawa. Yan. Okay? Okay, ang susunod na kailangan natin ay headphone para mabalance ninyo yung lakas ng volume ng BH sound card. Doon po sa insert na in-input natin ng BH sound card ay wala po siyang volume. Ang magiging volume lang po natin ay yung sa BH sound card. So kailangan natin ng headphone. Okay? Magre-record na tayo ng boses. Saan muna natin ang Audacity. Ito. Yan. Ayan ang pangre-record natin. Pisaan natin. Tawala muna ang reverb. You would always ask me, does what I say, and telling me what it's mean to me. Every single day, you always act this way. For how many times I told you, love you, but this is all I know. So, ayan guys. Yung wala muna ang echo, i-play natin. You would always ask me, does what I say, and telling me what it's mean to me. Every single day, you always act this way. For how many times I told you I love you, but this is all I know. So ayan guys, i-mute muna natin yan. Another track tayo. Yung may reverb naman siya. Lalagyan natin siya ng reverb.
Ito. Low. 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 Yan. May reverb na siya. So, kakanta tayo ng may reverb na. You would always ask me those what I think and telling me what it's mean to me. Every single day you always act this way. For how many times I told you I love you, for this is all I know. Oh, ayan guys, play natin. You would always ask me those what I sing and telling me what it's mean to me. Every single day you always act this way. For how many times I told you I love you, for this is all I know. Ayan. Okay. Baga, pasensya na kayo guys, ha? Hindi naman talaga ako singer. Kaya sample lang yan. Ngayon guys, kung gusto nyo maglagay ng another track or mag-record kayo ng may music, di ko lang kasi kayang maglagay kasi baka ma-CPR tayo. Kaya yan lang muna yung aking sample. Kumbaga, bahala kayo kung anong mga track ang mga gusto nyong kantahin or mga karaoke na songs or na music. Bahala kayo mag-record kung anong type ninyong songs. So, pinakita ko lang sa inyo kung papaano gamitin ang V8 sound card na reverb para dito sa ma-connect sa Behringer. Pero pwede rin kayong mag-karaoke gamit din ang Behringer. So ayan guys, maganda talaga mag-record ng boses at ng mga track dito sa Behringer kasi ginagamit nga ito ng mga musician sa pang-record. So malinis talaga at quality yung sounds na may re-record mo gamit ang mga software na gusto mong gamitin. So guys, kung nagustuhan nyo itong ganitong setup sa pagre-record para magkaroon ng reverb yung Behringer, ay pwede nyong gawin. So ayan guys, kung nagustuhan nyo itong video ko, ay mag-thumbs up, mag-subscribe, and share. Okay? Alright!